topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa hyperacidity. Yung tiyan kasi natin, gumagawa siya ng hydrochloric acid o yung tinatawag na HCl para matunaw yung kinain natin. So, pangtunaw yan ha, ng kinain yung hydrochloric acid. Pero, dahil sa sobrang stress, sa sobrang alak, sobrang caffeine, mas napapadami yung paggawa o paglabas ng asido. So, nagkakaroon ng hyperacidity. Ano sintomas nito? Ito yung mga parang tinatawag na heartburn o parang nag-chest pain ka. Kaya tinatawag na heart kasi akala mo doon sa dibdib yon. Heartburn, tinatawag din itong acid reflux, hindi matunawan, bloated o mahangin ng tiyan at impacho. Kapag merong... Ang nararamdaman talaga, Doc Lisa, kasi meron tayong hyperacidity, may GERD tayo. Una-una, wala kang mararamdaman eh. Parang busog ka lang. Pero mamaya, parang meron dito sa may sikmura, dito sa baba, parang medyo mahapdi na parang hindi mo alam yung pakiramdam mo. Parang mahangin, mahapdi. Tapos parang meron lang matigas-tigas konti. Tapos mamaya, pag hahayaan mo siya, doon na magiging parang acid. Pag naging full-blown, talagang maasim na. Pag humiga kayo sandali, madalas masakit dito sa lalamunan kasi yung acid nga umaakyat dito. At ginagawa ko lagi, inuman ko lagi ng tubig pa konti-konti kasi natatakot ako na yung acid dito sa lalamunan. Minsan nasusugat yan. Minsan nagbo-vocal cord nodule. Mamaya mamaos tayo, mawalan tayo ng boses. Pag nasira yung vocal cords dahil sa acid na lumalabas. Kaya lagi ako may tubig konti. Sa gabi, medyo mataas para yung acid by gravity hindi aakyat. Kasi kung flat na flat ako, aakyat yung acid dito pagising ko, baka masira. So, yun ang initial tip. So, yun ang pakiramdam, paakyat-akyat dito. Doc Lisa? Alam nyo ba na kapag may matagalang stress, pagod, humihina ang pangtunaw natin. Kaya huwag kayong magtataka, bakit parang hindi na kayo matunawan. Ang mga tips natin, ito po yung mga lilimitahan nyo kasi nakaka-affect ito sa paggawa ng acid. Katulad ng kape, yung maraming caffeine. Kasi ang mga may caffeine ay ang kape, soft drinks o yung mga colas, itim na tsaa, alak din. Yung alcohol nakakagawa. Nagdadagdag din yan sa hydrochloric acid. Ngayon, anong tsaa ang pwede nating inumin? Meron kaibigan ng tiyan, katulad ng chamomile, yung mga mint, fresh mint, pwede rin ang salabat. Yan yung maiinam. Bawas din o limitahan yung mga gatas o krema. Dati kasi may paniniwala ay maigi yun sa hyperacidity. Pero nakita nila hindi. So, bawas sa gatas o krema. Tapos, bawas sa mamantika, sa mga prito, sa mga maaanghang at maaasim. So, kung concentrated yung fruit juice nyo, pwede nyo dagdagan ng tubig. Halimbawa, nagtimpla kayo ng calamansi o dalandan juice. Mas malabnaw. Dagdagan nyo na lang ng tubig kapag concentrated yung fruit juice nyo. Kasi kailangan din natin ng mga juices. Ano naman yung dadamihan natin? Katulad ng mga mais, gulay, kasi high fiber yan eh. Mas lagi kang busog. Damihan nyo rin yung mga yogurt, Yakult, saging. Gusto yan, mga kaibigan yan ng tiyan. Meron pa tayong mga lifestyle tips na pwede nating gawin. Ano yon? Number one, nguyain mabuti yung pagkain natin. Meron kasing iba dyan, pagkasubo, lunok agad. Hindi, namnamin nyo, lasahan nyo mabuti, gilingin nyo sa pamamagitan ng inyong ipin, kailangan nguya-nguya bago nyo lunukin. So, ibig kong sabihin ba, dahan-dahan sa pagkain, umupo tayo sa pagkainan, hindi yung nagda-drive, kumakain, sabay-sabay ginagawa, hindi talaga kayong matutunawan. Kailangan maging maganda yung pagkain ninyo, yung relax na relax kayo. Kailangan relax ang isip, ha? Mm-hmm. Walang meeting, walang kaaway, walang mga iniisip na malalim. Kasi pag iniisip mo, maglalabas ng acid ang tiyan mo, hindi matutunawan. Yes, mas maganda yung mabagal na pagkain, tsaka maganda yung surroundings, mm-hmm. ano? Tapos, ang gusto rin natin, frequent small meals. Merong konting almusal, alas 10, merienda, tanghalian, may merienda ulit sa alas 3, tapos hapunan. Yan. So, pero kapag busog na kayo, halimbawa kumain din kayo, kailangan tigil na pag busog na. Yung iba kasi busog na, sige pa rin ang sige.
So, number 3, alam nyo, dapat maganda ang ilaw sa inyong hapagkainan. Maganda kasi yung nakikita mo maigi yung pagkain mo, mas na-enjoy mo ang pagkain. So, gandahan nyo yung ilaw, kailangan maliwanag para ma-enjoy nyo ang inyong kinakain. Tapos, sinasabi nga natin, inom ng tubig kada oras. Kahit half glass every hour, mas maganda yon, yung palagok-lagok or pasip-sip ng tubig sa buong maghapon hanggang sa bago matulog. Tapos, kailangan maluwag na pantalon kapag problema nyo nga itong mga hyperacidity o yung mga GERD. Luwagan ang ating damit. Pagkatapos kumain naman, lakad konti or upo muna, huwag agad mahihiga or matutulog. Kung hihiga naman tayo, kung oras na ng paghiga, yes, kailangan mas mataas yung unan or pwede naka left side kayo. Makakatulong yon. Nasa kaliwa kasi ang tiyan, kaya mas maganda kaliwa. Oo, tapos iwas sa pag-iri o pagbuhat ng mabigat. Yan. Okay, so sana po nakatulong yung tips natin.